Ang lulutuin ko ngayon ay adobong dilaw. Papakita ko sa inyo kung paano ang pagluluto ng adobong dilaw at kung paano ito magiging dilaw. Una, sisir ko lang yung pieces of chicken sa isang pot. Pwede rin kayong gumamit ng kawali. Kaya ko lang kasi gusto ang pot na to kasi pwede siya sa lahat at maganda siyang pagprituhan, maganda siyang paglutuan ng may sabaw. So yan, halo-haloin lang natin. At hintayin natin mag-iba yung kulay ng ating chicken. Naglagay ako ng ground black pepper para mawala yung lansa ng ating chicken. Yan, nag-iiba na yung kulay niya. From pink, nagiging light brown na siya. So, maglalagay na ako ng tatlong bay leaves at konting soy sauce. So, kapag hindi sapat yung soy sauce natin, yung lasa niya, yung alat niya, pwede tayong mag-add ng salt. And continue lang natin yung paghalo. At ito yung dahilan bakit magiging adobong dilaw ang ating adobo. So, naglagay ako ng turmeric powder. At konting soy sauce. At mag-add pa tayo ng konting turmeric powder. Ayan, takpan lang natin to at hayaan natin lumabas yung juice ng chicken. Ngayon, nakikita natin, mainit na mainit sa loob ng ating pot. At naglagay ako ng chili at garlic. So, spicy to. Spicy adobong dilaw. And haloin lang natin siya. So, parang katulad lang din ng regular na adobo. Yan, nag-add pa ako ng konting soy sauce sa halip na. Pero pwede kayo mag-add ng konting salt instead at konting garlic powder. Yan, at naglagay ako ng konting honey. Yan, para ma-balance natin yung taste. So, usually hindi ako naglalagay ng sweet sa aking adobo, pero this time dahil adobong dilaw ito, naglagay tayo ng konti. Haloin lang natin at hayaan lang natin siyang maluto halfway. Yan, yan lang yung nagiging dahilan na may pumupula kapag ka-frozen yung manok at hindi masyadong nato. Yan, tapos ngayon iiwalay natin yung sauce niya. Yan, lagay natin sa isang bowl. At sasautay natin yung ating chicken. Yan, kahit hindi ko siya nilagyan ng tubig, ang dami niyang juice. Yan, from chicken yan. So, ayan. Sautay lang natin yung prito natin na parang hanggang sa mag-brown. Ayan. Ang ganda na ng itsura ng ating adobo. At maglalagay ako ng eggs. Ayan. Maglalagay tayo ng eggs sa ating adobong dilaw. So, ayan. Habang piniprito natin to, lalagay natin siya ng paunti-unting juice niya, yung sauce niya. So that way, magiging very tasty ang ating adobo. So basta laging ganun lang, kapag nag-dry na siya, lagay lang tayo uli ng konti. Tapos pag nag-dry, lagay uli tayo ng konti. Hanggang sa maamoy natin ito talagang napakabango. So ibig sabihin nun ay malasa na rin siya. So lagay na natin lahat ngayon yung natitirang juice or sauce. At ilang minuto lang ay luto na ang ating adobong dilaw. Yan, hinaanan natin yung apoy at pakuloyin na natin siya ng sa mahinang apoy. So yan, maglalagay ako ng leeks. Frozen ang aking leeks, kaya ganyan ang itsura niya. So yan, nakakadagdag flavor din.
So, tikman natin ngayon para alam natin kung ano yung kulang sa ating lasa. At yun ang idadagdag natin. Pero, sakto lang. Okay yung lasa niya. So, yan na. Makikita naman natin kapag luto na siya. Kahit hindi mo na to tusukin ng fork. Yan, sa itsura pa lang ng chicken kapag nagluluto ka talaga ng adobo. Alam mo na kung luto ito o hindi pa. Yan, ang bango-bango ng aking buong bahay. So yan mga ka-expert, itry nyo po ang recipe na to. At sigurado ako, isa to sa magugustuhan ninyo sa mga iba-ibang klase ng luto ng adobo natin. So yan, yan na, may nabasa akong articles na ang luto sa adobo ay mahigit 100. 100 recipes of adobo, iba-ibang paraan ng pagluluto. At isa itong adobong dilaw doon. Yan. So, hintayin lang natin hanggang sa tuloy na itong maluto. Lagay na natin yung eggs. Yan. Yan, meron din nagluluto ng adobo na naglalagay ng potato. Ako, dati nagluto ako noon. Yung may potato. Pero hindi ko pa na-try dito sa adobong dilaw na pwedeng lagyan siya ng potatoes. So, next time. Yan, at luto na ang ating adobong dilaw, mga ka-expert. Sa mga bago lang po sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell.